Hindi pa daw dapat inaaresto ng gobyerno ang mga consultant ng National Democratic Front of the Philippines sa kabila ng pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa usapang pangkapayapaan. Pagpalagpa ng NDF, hindi raw porkit idineklara na ng Pangulo ay nangangahulugang tapos na ang peace talks. Mula sa Maynila, nakatutok live si Rafi Lucima. Rafi! Mel, yan nga ang ginawang paglilino ng National Democratic Front of the Philippines base na rin sa mga pinirmahang kasunduan ng Government Peace Panel at ng NDFP. At oras na gumulong ang proseso ay may isang buwan pa bago tuloy ang tumigil ang usapang pangkapayapaan. Silakbo lang daw ng damdamin ng Pangulong Duterte nang sabihin nitong ayaw na niyang ituloy ang peace talks sa National Democratic Front, Communist Party of the Philippines. At kung sabi lang daw at walang formal notice, hindi raw sapat para itigil ang usapang pangkapayapaan. Mag-aantay kami ng written notice mula sa Government Negotiating Panel as provided in a joint agreement on security and duty guarantees kung tina-terminate yung peace talks. So, upon receipt, it takes 30 days. At dahil wala pang formal termination, hindi pwedeng agad arestuhin ng mga NDFP consultant na pansamantalang pinalaya para makalahok sa negosasyon. Protektado pa rin kasi ang mga ito at hindi pwedeng arestuhin at ikulong dahil sa hawak nilang safe conduct pass mula sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. 6 na buwan na ibinigay sa 19 na NDF consultant na pinayagang magpiansa noong nakarang Agosto. Ngayong buwan sana, irerenew ang bail ng mga ito. Wala pa yung notice of formal termination. Apo. At yung JASIG ay still effective. So hindi pwedeng arestuhin yung mga peace consultants. Ilang linggo pa lang ang nakaraan, nagharap sa Roma ang National Democratic Front at Government Panel. Pero critical na issue dito ang gusto ng NDF na palayain ng may 400 political prisoners na ilang beses nang tinanggihan ni Pangulong Duterte. Hanggang sa magsagawa ng pag-atake ang NPA sa mga kampo ng militar at pulis. 400 na ang nasawi ngayong buwan. Binawi na ng NPA ang unilateral ceasefire nila dahil ayaw daw i-release sa mga political prisoners. Ang Pangulong Duterte binawi rin ang unilateral ceasefire ng gobyerno, sabay-sabing ayaw niya munang ituloy ang usapang pangkapayapaan. Sa ngayon, Mel, ay may isa na sa gawang emergency meeting ang Government Peace Panel sa pangunguna ni Panel Chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello III. At dito inaasang tatalakayin yung mga susunod na hakbang ng Peace Panel, lalo na ipatungkol dun sa pag-send ng Notice of Termination sa NDFP Peace Panel. Pero kung sakaling mangyari nga ito, Mel, ay hindi naman ito yung unang pagkakataon na nag-terminate ng talks ang pamahalaan dito naman sa CPP, NPA, NDF. Nangyari na ito noong panahon ni Pangulong Estrada. So may pag-asa pa raw na muli itong mabuhay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.